guys! Welcome to our channel, Nanong and Vet. So, ngayon, mapapansin nyo ay nandito kami sa nasa gitna namin itong si Sony X10D. So, tayo ngayon ay magre-review and then... After how many months ng aming unboxing? Review natin. May mga question doon sasagutin namin hanggat kung saan yung kaya namin sasagutin niya kasi more on siya sa technical. So, yun nga, i-base test natin siya. Paparinig namin sa inyo yung sound niya, yung actual sound niya, and yung pag ginagamit natin siya. Okay, so let's move on. So, before that, mag-intro muna tayo. Frequently asked questions. Okay. So, ngayon, sagutin muna natin yung mga questions nyo doon sa ating comment section. Yan. Ito yung pinakamaraming nagtanong na question. Unahan, sasagot nito. Ano yun? Ay, paano daw siya ikinoconnect sa TV at dito sa ating Sony Shake X10D. Okay. So, ang pag-connect natin dito sa TV, depende yan sa TV kung ano yung available ports na pwede mong pagdaanan ng audio. Basically, ang pinaka-mas common at pinaka-madali sa lahat, gagamit ka ng 3.5 audio jack to RCA tulad nito. Ayan, tulad nito, murang-mura lang sa mga tiyanggian nito. Ito yung nilalagay mo sa headphone jack na nakalagay sa TV, tapos yung other end, ilalagay mo ngayon sa likod na audio in ng ating X10. Tapos, lalagay mo nila sa function niya is audio in, wala. Okay na. As easy as that. Second option natin. Gagamit tayo ng optical cable to RCA. Ito ay nabibili naman ngayon sa Lazada. So, ito yun guys. Optical cable. Lagi naman meron to sa ating mga smart TV o kahit basic LED TV, meron tayo nito, optical cable. Yung other end nito, lalagyan natin sa converter. Dito, converter box. Tapos yung likod niya, meron siyang RCA cable. Na yun naman yung lalagay mo doon sa likod na X10. Lalagyan natin to ng power 5 volts. Yung kabilang end doon naman sa TV. Tapos, lalagay mo nila sa function niya is audio in. Advantage nito, kahit hindi mo na siya tanggalin, ang gagawin mo lang, may pipindutin ka lang na setting sa TV, okay na. Hindi katulad nung una nating option, tanggal kabit siya. So, mas hassle yun kung halimbawa manunod ka lang ng balita at hindi mo naman kailangan gamitin si X10, magtatanggal kabit ka pa. Third way, ito yung ginagamit namin ngayon, HDMI cable. Make sure lang na yung TV nyo is meron siyang HDMI ARC port, which is audio return channel. Yun yung port na HDMI ng TV natin na naglalabas ng audio signals. Mostly kasi HDMI, puro input lang siya, puro receive lang siya. Pero yung HDMI ARC, siya naman yung nagbabato ng audio signals papunta sa ating X10. Madali lang din ito. Kakabit mo lang parehas na kable sa X10. And then yung kabila sa HDMI ARC ng yung mga TV. Tapos settings lang sa remote, okay na. Mas ang kagandahan lang nito, makokontrol mo si X10 using yung remote na ng TV. So hindi mo na kailangan dalawa remote pa para lang sa volume or ano pa mga sanalay controller. Pero sa atin meron siyang magic remote feature. Fourth way, madalas din namin itong gamitin pagka nagkakaluko-luko yung mga kable namin, yung Bluetooth syempre. May built-in naman Bluetooth si X10, so mas madali yan. Kaya nagagamit din namin pag-connect sa mga cellphones, laptop, Bluetooth. So, how to connect? Insert din natin yung video. Bluetooth connection naman ng X10 sa ating TV. Press Bluetooth. Tapos, press natin ng 5 seconds para mag-pairing siya. Mag-disconnect doon sa mga ibang, mag-disconnect sa ibang device na nakakonnect sa kanya. Then, settings ng ating TV.
Pasensya na, burado na yung remote. Pupunta tayo sa speaker icon. Nandiyan yung speaker settings. So, hanapin natin si Bluetooth. Yan yung mga pwede niyang option. Internal speaker, optical, yan yung kanina. HDMI ARC, yan din yung kanina. Tapos ito yung Bluetooth. Bluetooth selection. Hanapin natin ngayon si Bluetooth. So, nakita niya si Shake X10. Click natin. Connected. So, lahat na ipe-play natin sa TV, sa YouTube lalo na, ito na yung magiging output niya. Ganun na kasi siya, guys. Sa ating next question, magkano na nga ba ngayon yung Sony X10 Shake? So, ang presyo niya, nabili namin siya last year sa Walter Mart Abenson worth 27,000 and 24 months installment. Ang cash niya is 25,000 or straight payment na 25,000. Kaya lang siya umabot ng 27, guys. Nagdagdag kami ng 1,000 para ma-avail namin yung Wow PS pa karaoke. Video-okay box siya. So, in-avail namin yan. Worth 4,500 siya kung bibilin mo siya. Pero Separate. So, pero kapag ka-in-add-on mo lang siya, nakuha lang natin siya ng 1,000 pesos. Nako saan, binenta namin. Wise. Kasi di naman namin siya kailangan kasi meron naman YouTube. Sa ngayon, sa Lazada, nakita namin siya ngayon, nasa 30,000 siya ngayon. Mm-hmm. Di lang namin sure kung magkano sa Abenson. Mm-hmm. Parang tumaas siya ngayon, tumaas yung presyo niya. Di lang namin alam sa Walter kung tumaas ba or bumaba yung presyo niya. Pero ang daming naghahanap nila. Sige, titignan natin. Mag-ano na kasi, mag-Christmas na. Kailangan party-party. Lalo ngayon. Baka nga. Kaya, best time na bumili na ngayon kung gusto niyong bumili. Baka kasi pagdating ng mga medyo mataas. Okay, third question. Pwede daw bahan patayin ang ilaw? Yung mga ilaw na nakita. Patay? Ayun, patay na siya. Ito siguro ang ibig sabihin niya, habang nagpa-play yung song, pwede daw ba nakapatay yung ilaw? Pwede. May mga modes naman siya. Kung gusto niya mabilis, kung gusto niya sumasabay sa beat, yung lights niya, meron naman mode. Pero, importante, meron siyang on-off. Yan lang. Next ating question, kamusta daw siya kapag nag-video kay? So, okay. Pero okay. Okay na, okay siya sa video kay. Depende lang din talaga yan sa boses ng kakanta at sa mic. Oo. Yung mic, importante yung mic. Kasi pagka ganito, dapat huwag din sana ng GP5 na mic na to 200 nilalagay mo. Yung medyo bigati naman para naman mag-match yung level niya. Kasi isang yung mga mumurahin, medyo tunog lata. Okay, next question natin is, malakas ba ang sound? Malakas ba ang sound? Ayos na ayos. Mababait lang yung kapitbahay namin. Pero, pero malakas siya, guys. Malakas. Kung may kung mababasa mo yung comment dun sa yung mga nag-comment dito sa baba dun sa isang video, namin. Nagagalit nga daw yung kapitbahay nila kapag yung kapitan niya. Tadi ko lang matanda ko sino yung nag-comment dun eh. Pero ganun siya kalakas. Malakas siya guys. Pang party-party talaga. Pag party-party talaga. Saka bagay na bagay. Ako kasi ang dalas yung maglakas pagka naglilinis ako ng bahay. Yan yung nakaka-boost ng aking damdamin pagka nagwawalis. Kahit naglalaba ako, nandun ako sa labas, dinig na dinig ko yung bass. Kaya inayaan ko siyang makabilinit. Para si Pagi. So next question natin. Nakaka-rig po ba siya ng portable hard disk? Portable hard disk. Ano ba yung portable hard disk? Portable hard drive, external hard drive tulad nito, hindi. Well, depende yan sa, ano, sa settings. Kasi tulad nito, by default, pag sinaksa ko siya, nakalagay sa kanya, USB not supported. Yung ibang USB, pag sinaksa ko din, minsan, not supported. Ang nakita ko dito, ang supported niyang USB is naka-format sa PAT 32. Ano kang PAT? Hindi kasi yung PAT mo. PAT 32. So, ang ginagawa ko dito sa mga USB ko na nilalagay ko dito, pinoformat ko siya sa computer,
Sa default settings yung Pad 32 actually. Ko-convert mo pa? Ko-convert mo siya. Tapos saka mo siya lalagyan ng mga MP3s. Pero pagka naka-NTFS, minsan hindi siya nare-read eh. Yun lang ang observation ko ha. Okay. Nasagot na niya. Hindi ko alam yun. Hello, Christian. Hi, guys. I am Shad. Hi. Ba't ka nandito? Eh, okay. Diba? Ba't ka muna nandito? Pinanganak ako. Ah! Si Sak naman, halika dito, Sak. Halika dito. Ay, din mo, gahay ka din dito. Hi, I'm Zach. Okay, bye ka. Bye-bye, mga kalbo. Okay, next question natin, ilang watts daw mo? Ilang watts? Nakalagay kasi sa ano, sa site nila, 375 for the whole. Hindi siya nakalagay yung phone speaker lang. Ano. So, yun lang. Yun namin na lang. At least may research. Nakalagay. Ayan. Sinagot naman ah. Taga na namin sinahanap yun. Wala kasi sa box, wala sa manual. Okay, hindi kasi nakaspecify. Next question. Pwede daw bang kabitan ng extra power speaker? Hindi ko alam eh. Pero meron siyang tiyatawag na party chain. Pagka meron siyang mga compatible na Sony devices o Sony sound systems na ganito, meron siyang tinatawag na party chain na pwede pagdugtong-dugtongin sila. Party. Through Bluetooth siguro. Kaya lang hindi namin pwede testingin dahil baka masira eh. Ito, dinisign siya as is. Next question natin, paano i-connect sa Platinum video? Yun nga, na-testing naman namin dati sa Fiesta video box. Simple lang, yung HDMI ng Fiesta video kit, ginagamit lang siya para sa video. Tapos yung RCA din ang gagamitin para sa audio. So, mula sa may Fiesta video kit, HDMI, papuntang TV, RCA naman, papunta dito sa X10. So, magkahiwalay. Hindi siya pwedeng, kasi yung iba kasi, kasama na audio-video pagdating sa, lalo na sa HDMI. Pero doon, separate siya. Yun yung experience namin sa Fiesta video. Pero sa Platinum, bibili muna kami. Pasensya na wala kaming pang-test. Ginagamit namin video kay puro more on YouTube. YouTube. Mas maganda yung quality eh. Saka iba yung ano. Saka maraming songs na pagpipilian. Wala lang score. Okay, next question. Paano daw i-reset para mawala ang party chain? So, para ma-reset lahat ng settings mo sa default. Ang gagawin mo lang, press mo yung DJ off, tapos yung next button for 5 seconds. Ayun. After nun, magre-reboot yung natin, extend natin, tapos ayun na. Back to zero na. Lahat ng settings mo, kaya pairing sa Bluetooth, set mo na lang ulit. Madali naman yun. Next question natin, pwede daw ba ng mas malaking speaker ang gamitin dito sa ating ampli na X10D? Pwede naman. Kaya lang kapos yan. Kaya nga, di sana ganun na lang ginawa ng X10 tapos X70 na speaker. Hindi niya mabibigay yung maximum para sa speaker. Dahil limited naman talaga yung capacity nito. Para lang siya sa X10 speaker. Ganun lang po kasi. Kailangan match. Kailangan compatible. Oh. Kailangan may heart din. Kailangan may ganyan. Eto. Pinagawa o binili nyo ba yung patungan? Itong patungan namin. Ito lang actually yung binili namin. Ito lang nasa baba. Yan. And then, itong sa taas, pinagawa namin kay Kuya Neil. Dinugtungan lang mula dito, pataas. Dinugtungan lang. Bumili lang ng plywood. Plywood. At saka, dinugtong. Ayan. Tapos binalutan lang namin ng sticker na black. Black sticker para mag-match. Kasi guys, ang original design nito is dati hindi ito naka-mount sa wall itong aming TV. Ginagamit namin yung stand niya. Kaya nagpagawa kami kay Kuya Neil. Nagpagay kami ng platform. Platform. Ayan. Platform para sa stand. Kaya nagkaganyan. Sakto naman, yung space sa gilid, sakto naman sa speaker. Kaya, good job. Match na match. So, ayan guys.
Halos naman lahat ng tanong doon sa aming comment section ay nasagot natin. Naway naliwanag yung sagot. Ewan lang namin kung maliwanag nyo nakuha yung sagot namin. Wow. May nerdy kang kasama. Wow, nerdy si Tito Boy. So, ayan, kung meron pa po kayong ibang tanong, ay sasagutin po namin. And paparinig namin sa inyo yung live or actual sound ng ating Sony X10D. Chidin! Guys, yun yung ating vlog for today. Sana ay nasagot namin kahit papano dun sa ating comment section. So, para naman dun sa video natin kung paano natin dinownload yung apps para ma-connect dito sa ating Sony X10D, meron tayo isa pang vlog para dun kasi medyo hahaba itong vlog natin kapag dito pa natin sinama and para mas maintindihan yung mabuti. Okay. Lagay natin sa description yung ating link kapag nagawa na namin yung video na yun. Pero to follow na yun kasi tatapusin na natin to. Tapusin mo. Okay. So, yun lang guys. Sana po ay may natutunan kayo kahit papano. Kung bago po kayo sa aming YouTube channel, please don't forget to like and subscribe to our YouTube channel para po lagi kayong updated sa aming mga videos. Napanalit mga videos. So, that's all guys. Thank you so much and God bless you all. Thank you, mga Marikoy. Bye. Keep safe, everyone.